ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Kaya't nang tayo ay makatanggap sa Panginoon, nang tayo ay makapaglingkod sa Kanya, naranasan natin ang tunay na tagumpay sa lupang ito. Bakit po? Paano natin nasabing tunay na tagumpay? Ibig sabihin, meron palang tagumpay na hindi talaga stable. Dahil matatandaan natin, ang sabi nga sa Mark at sa Romans 8:37, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Bakit po mga kapatid? Dahil merong tagumpay na hanggang dito lamang sa lupang ito. Ng tagumpay na meron tayo, kapag hindi nagawang makakilala ng tao sa Diyos, mananatiling walang kabuluhan ang kanyang buhay sa lupa. Sabi nga sa Ecclesiastes 12:13, di ba? Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya kapag hindi magawang makilala ng tao ang Diyos, sabi nga ng mahal na pastor sa nung nakaraan, masakit ang tanggapin, pero totoo, mas mabuti pang hindi na lang tayo ipinanganak sa mundo ito. Bakit? Eh kung pinanganak ka na hindi ka nakakilala sa Diyos, ang bunga niyan, impyerno. Ang bunga niyan ay kapahamakan. Kaya biyaya na lang ng Diyos, mga kapatid, nakakilala tayo at nakapaglingkod sa Panginoon. Na hindi man tayo sikat, tagumpay sa sanglibutan, ang mahalaga ay tagumpay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Glory to God! Yung mga, sabi nga kanina sa offertory eh. Kaya mga kapatid, salamat po ang Diyos sa atin, bunga ng kanyang salita, ay patuloy na naglalaan sa atin ng panibagong pagtatagumpay sa lupang ito. Kaya pansinin niyo mga kapatid, kahit tayo ay nasa lupo, once na tayo ay muling dumarating sa bahay-sambahan ng Diyos, muli tayong nakakapanalangin sa Panginoon, muling nanunumbalik ang ating kalakasan ng ating pananampalataya. Glory to God! Kaya tayo, pag tayo dumating, laging nasa comfort zone lang, hindi mo ma-exercise ang pananampalataya mo. Halimbawa, ikaw ay takot mangaral. Di ba, gaya nga ng testimony nung nakaraan, sino ba yun sa Green? Parang sina Elder Lyndon ata yun eh, sina Brother Glenn sa Subay. Eh di syempre eh, mahihiyain sila. Ano ang sabi sa kanila, oh brother, kakanta ka sa tapat ng, ano nyo, ng barangay nyo. Magbamarkit tayo, syempre yung kapatid eh, mahihiyain yun eh. Pero ano ang kanyang ginawa? Naandoon ang kanyang pagsunod. Oh kapatid, kanta tayo sa palengke, kanta ka. Para ang mga tao mahamon, yung mga kapilala mo, huwag kang mahiya. Pero nung siya ay nakalaya, mga kapatid, ano ito? Naging mabuting patutong ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Lalong lumago ang kanilang pananampalataya. Halimbawa, kahinaan natin na tayo ay sa pagdating sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, ang kagandahan sa church, meron tayong mabuting halimbawa. Halimbawa, ang apostol na lang, di na tayo lalayo. Maging ang ating pastor sa lokal ng Angon, alam niyo po, hindi lalago ang gawain ng Diyos kung hindi tapat ang tagapangasiwa. Dahil ang unang-una, hindi sila pagpapalain ng Diyos. Halimbawa, yung mga kaloob natin, yan talaga gamit na gamit. Alam niyo, one of the great blessing that we have, we can consider that the PMCC Fort Watch is the most transparent religious organization in the world. Ang Fort Watch, ang masasabi natin pinakahayag ang lahat ng ating mga gawa sa Panginoon. Yung ating mga kaloob, kita-kita natin kung saan napupunta. Kita-kita natin kung saan nagagamit ang gawain ng Panginoon. Halimbawa, yung ating mga love gifts na mahal na deputy. Lahat din yan para sa gawain ng Diyos. Ibibigay din nila yan sa gawain ng Panginoon. At ano pa po, sila ay nangunguna, hindi lamang gumugol, kundi pagugol sa gawain ng Panginoon. Halimbawa, ang inyong tagapangasiwa sa dako ito, bakit
niya pinipilit sumunod sa mga leader sa church upang kayo ding mga mananampalataya ay mahamon na makilisa sa tagapangasiwa sa inyo. Halimbawa, itong joy of sacrifice. There is no exemption. Kahit kaming mga nanganag talaga ng buhay, hindi namin pababayaan na kami ay papahuli sa gawain ng Panginoon. Bakit ayaw namin na hindi kayo mahabon sa aming mga gawa? Sabi nga, we cannot give to others what we don't have. Hindi mo maituturo sa iba o maibibigay sa iba ang mga bagay na wala ka. Kaya lalo na sa ating mga mangangaral, di ba? Sa mga elders, mahirap din magmangaral ng salita ng Diyos. Because we need to stand in our words. Kailangan nating tayuan yung ating mga sinalita. Pero ang kagandahan sa iglesia, mga kapatid, ang mga salita ng sugo ng Diyos ay naging makatotohanan sa kanila. Kaya tayo nananatili sa paglilingkod. Dahil nga, sa paglilingkod, marami tayong mga babatahin. Pero ano talaga ang isang dahilan kung bakit tayo naandito? Tumibay tayo sa turo at aral ng mga sugo ng Diyos. Glory to